Mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. Nandito na naman po tayo. So, familiar naman kayo sa ating Yema. Yema na LiPo battery. Diba, ang LiPo battery natin na to is 14.6 fully charged. So, marami kasing nagtatanong if kaya ba siya i-charge ng ganitong adapter. Ayan, adapter to na dito kala. 12 volts, 2 amps. So, ang sinasabi ko actually hindi. Kasi 12 volts lang to mga ka-DIY. Para i-charge natin yung 14.6, syempre, kailangan natin ng mas mataas sa 14.6. Usually, yung mga charger ng LiPo na ganito direct is 14.8. So, kung ito gagamitin mo, hindi siya mapu-fully charge. Pwede siyang ma-charge kung halimbawa 10 volts na lang to, ma-charge lang siya hanggang 12 volts. So, kaya yung setup ko sa ating solar generator, meron tayong charger na laptop charger which is 19 volts, tapos meron tayong buck converter na magda-down nung 19 volts into 14.8 para ma-charge siya. So ito, 12 volts, hindi niya kaya i-charge direkta. Pero meron tayong nabibili sa online na tinatawag na boost converter. At ito nga yung example nun mga ka-DIY. Meron pa palang isang boost converter, ayan yung nasa image na yan. Yan yung 150 watt na common na boost converter na nakikita natin. So, nasa 150 to 200 pesos. Huwag yun yung gagamitin nyo kung ganito yung setup yung gagawin nyo. Dapat ang hanapin nyo na boost converter yung merong CC tsaka CV. So, ano ba yung CC tsaka CV? Constant current tsaka constant voltage. Yung kulay pula kasi wala siyang constant current eh. Constant voltage lang. Kaya, pag yun yung ginamit mo, minsan hindi na po fully charge or nagloloko pa kasi na-try ko yun before. So ngayon, ito yung binili ko. Yung boost converter na to, ayan. Magandang quality to kasi tingnan mo naman ang ganda oh. Tapos may heatsink. Ididikit lang natin to dito sa mga transistor niya. So ang input niya is 2 volts to 24 volts. Tapos yung output naman niya, yung pag-binoost natin is 3 volts to 30 volts. Ayun. So, boost siya kasi kung titingnan mo, 24, tapos ito hanggang 30 volts. So, binuboost natin. So, kung meron tayong 12 volts, ibuboost natin yung 12 volts into 14.8. So, matataas natin yung voltage, pero yung current nun bababa mga ka-DIY. Kasi hindi naman pwedeng basta na lang tataas, di ba? May panggagalingan yun. So, ngayon, ipapakita ko lang sa inyo, paano ba mag-charge ng LiPo battery or kahit yung lithium ion na 18650 12.6 yun gamit yung adapter na 12 volts. So ganito lang yung kailangan nyo. Kailangan nyo ng boost converter board, yung charger mo na 12 volts, tapos yung battery mo. Ngayon ipakita ko sa inyo paano natin gagawin. So ito yung boost converter, ayan no, ganda no. Ito yung output side, ito yung input side. So ikabit natin yung heatsink mga ka-DIY. Yung presyo pala nito nasa 200 to 300. Depende sa seller eh. Tapos galing din siyang China mga ka-DIY. Ilalagay ko na lang yung link sa video description mga ka-DIY. As always, nasa video description. Siya nga pala kung hindi ka pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, magsubscribe ka na. Tsaka napapansin nyo ba yung like button dyan? Limbring pindutin yun mga ka-DIY. Pwede nyong pindutin. Palike naman ng ating video, tsaka pa-share na rin kung hindi ka naman busy. So, ayun. Nadikit na natin yung heatsink. Ayan, oh. Ngayon, kabit natin yung input dito sa input side. So, meron ako ditong connector. Female kasi ito, sakto yan dyan. So, ikakabit natin sa input. So, luwagan lang natin mga ka-DIY para makabit natin yung ating mga input at output. Ay, sorry po, busog. Input, negative. Tsaka, positive. Ingatan nyo, huwag nyong pagbabaligtarin. Meron naman nakalagay na in negative tsaka in positive. Yan, nakakabit na yung input natin. Ngayon, yung output naman mga ka-DIY. Gagamit nga pala ako ng wattmeter para makita nyo yung output niya. So, ito yung ikakabit ko sa output. Tapos dito natin ikakabit yung battery mga ka-DIY. So, set up natin.
So, ayan mga ka-DIY, input tsaka output. Kabit natin yung output, papadaanin natin sa ating wattmeter para makikita natin mga ka-DIY kung ilang watts yung output ng ating charger. So, set up lang natin ng maayos. Kabit natin yung charger mga ka-DIY. Ito ah. So, ayan, nasa 12 volts tayo mga ka-DIY. Ngayon, i-adjust natin yung 12 volts mga ka-DIY. Gawin nating 14.8. So, dun muna tayo sa CV, constant voltage. Yan, 14.8, okay na yan. Pwede na natin ikabit. So, from 12 volts na pumapasok sa kanya, mga ka-DIY, yung output niya is nasa 14.8, which is in-adjust na natin. Pwede na natin ikabit yung battery, tapos tingnan natin kung mag-charge na siya, mga ka-DIY. So, ito yung connector ng battery. Try natin, ha. Mga ka-DIY, pinalitan ko pala yung adapter ko. Ito, 12 volts din. Ayan, nakaset din tayo ng 12 volts. Pero ito, 4 to 5 amps. Hindi kasi kaya nitong isa eh. So, kapag gagamit kayo ng 12 volts, tapos ang i-charge nyo is lithium iron phosphate, medyo malaki yung capacity, dapat siguro more than 2 amps. Kasi ito, 12 volts, 2 amps eh, hindi niya kaya i-charge. So, siguro 3, 4, 5 amps mas okay mga ka-DIY. So, itong isa yung mas malaki ang gagamitin ko. Ganun din, yung voltage natin from 12 volts, nakaset siya ngayon ng 14.8. Ayan na, naka-12 tayo. Kasi adjustable ito eh. Pero for demonstration purposes, ayan, nakaset tayo sa 12 volts mga ka-DIY. Tapos yung 12 volts nagiging 14.8. So, ayun ha, huwag kayong gagamit ng 2 amps. Hindi kaya eh, mahina. Siguro kung maliit lang yung battery capacity, pero pansin ko kapag malalaki kasi yung battery capacity, hindi kaya nung maliit lang na adapter. So, ayan, tingnan natin. Ayun, mga ka-DIY. So, charging tayo 2 amps, 2.56 amps, 34 watts. So, ayun, kung mayroon kang 12 volts na adapter, 4 amps dapat at least minimum, 3 to 4 amps minimum. So, charging na tayo ngayon. So, from 12 volts, gagawin niyang 14.8, macha-charge na natin yung ating battery. So, ayan, obserbahan lang natin. Check natin kung ma-adjust din natin yung current. Ayun, pwede pa natin taasan mga ka-DIY. Isagad natin. Kung hanggang saan yung kayang karet ng ating adapter. Yung 3 amps naman kayang-kaya ng mga wire ko kasi makakapal. So nasa ano na tayo, 3.86 amps mga ka-DIY, nasa 50 watts charging tayo, 50 watts. Op, di na kaya. Ayan mga ka-DIY, hanggang 3.6 amps lang tayo kasi kapag tinaasan ko pa, hindi na kaya ng adapter. So naglolo ko na siya. So stay na lang tayo sa 48 watts mga ka-DIY. So tingnan natin kung mapupuli charge natin kung
pag fully charged na siya, mawawala na yung current na dumadali maka DIY. So ayan, charging pa siya ngayon. Ayan, kita naman maka DIY. So ayan, ganyan lang kadali mag-set up ng charging using 12 volts adapter maka DIY. Kailangan nyo lang ng powerful na boost converter. Ito palang boost converter na to hanggang 80 watts yung kaya niya maka DIY. Pero yung power supply natin hanggang 50 watts lang, kaya dyan lang tayo. Charging na yung battery natin. Yun, sana nag-enjoy kayo sa ating video. Sana may natutunan kayo. Please don't forget to subscribe maka DIY. Click nyo yung subscribe button. Click nyo rin yung bell para manonotify kayo pag may bago tayong upload maka DIY. Click nyo na rin yung like ha. Salamat maka DIY.